Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating EB Talakayan, sa ating programang pang-umaga with your host, Mel Elizalde. Siyempre po, mula sa ating studio dito sa Kalakhang, Maynila, ang Elizalde Broadcasting. Ngayon po ay July 5, 2023. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang batiin ang aking anak bunso. Yung bunso ko pong anak, nagwapong-gwapo. Peti-peti, happy birthday anak. Peti-peti, love ng mama. Ayan po, yung bunso ko, dalawa na ho anak niya ni. Isa nag-aaral sa Lasal, isa naman sa private din. Kaya ako, I'm so proud of them. At salamat po ako at lahat sila ay professional. At siyempre, alam niyo po, pag tayong mga magulang ay meron tayong mga anak na napag-aral natin, we are so proud that siyempre tayo po ay masaya sapagkat alam natin na maganda ang kanilang magiging buhay. Ako po, may anak na nurse dyan sa Amerika. No. Ang mga anak din niya ay professional. Magpa-professional na rin sapagkat nag-aaral sila sa college. Nilo ang aming panganay na si Nilo, isang mas nagumpay na nurse. No. So, lahat po kayo at syempre, yung mga anak ko po dito na nasa Santa Rosa, Laguna, si Alexander, yung pangatlo ko. Well, yung aking nandirito naman sa may pasita ay si Erickson, yung pangalawa. Apat ho yun eh. So, happy birthday muli, anak. And may you have so many more birthdays to come at lahat sana ng iyong mga adhikain sa buhay ay matupad mo at maging maligaya kasampo ng iyong pamilya. Okay, so much so with that. So, ngayon po, ang ating pong pag-uusapan ay nakakainis. So po, nakakainis at nakakainis talaga dahil may apat na dayuhan na bumastos sa watawat ng Pilipinas. Nagalit daw dahil sa trapik. Wow! Anong klaseng mga tao to, no? Nagalit sila. Nakalimutan ho nila na nasa ibang bayan sila. Ano bang klaseng mga tao to? Ito po yung tatlong Pakistani at isang Romania, no? Ito, talakayin ho natin. Apat na dayuhan na bumastos sa ating watawat. Sa watawat ng Pilipinas, nagalit dahil daw po sa trapik. Ayan, no? Yan yung mga mahadero. Mm. Tingnan nyo mga itsura. Mm. Talaga naman, dahil sa pagkakaburyong na sa dahil naipit hulaw sila sa traffic, nagawa ng apat na dayuhan na tatlong Pakistani at isang Romania na bastusin at sirain ang bandila ng Pilipinas, no, sa Ternate, Cavite. Tingnan niyo po ginawa sa ating watawat. Hmm? Pinagsisira nila at itinapon ho sa isang lugar, no? At mabuti na lang ho ay sila ay nakita ng mga pulis na taga Ternate. Sinabi po ni immigration spokesperson Donna Sandoval, ito raw po ang dahilan. Ang dahilan ng apat na dayuhan na to ay na-traffic daw sila dahil papunta sila sa beach daw eh. Mayroon nyo, napaka-lousy ng dahilan. At kahit na ano pa pong dahilan, wala silang karapatan at hindi dapat gawin ng isang matinong tao ang ganung pambabastos sa pag-aari ng isang bayan kanilang pinuntahan, di ho ba? At kahit to sa sarili nilang bayan, hindi dapat sila ganun. Inaresto sila ng mga tauhan ng Ternate Police Station noong June 26, 2023. Nahuli pa ho sila sa akto. Hinihila at pinunit at inihagis ang bandila ng ating bayan. Ayun no, kita nyo, tinapon. Samantalang
ang ating pong paggalang sa ating bandila. Halos ayaw natin niyang mahulog sa na kung inyong na nakikita pag tayo nagpa-flag raising ceremony, ayaw natin niyan mahulog o dumapo man lang sa lupa. Inaalalayang mabuti. Tapos tignan yung ginawa ng mga dayuhan na yan. No? Binastos talaga at dapat talaga silang maparusahan. Sila ay nahuli sa akto. Kaya't malinaw na paglabag sa Republic Act 8491 o ang The Flag and the Heraldic Code of the Philippines ay nag-file po sila ng on their way to resort, kaya daw nag sila nagkaganyan, naburyong sila, may mga depression siguro to sa utak, no? Naburyong lang sila sa traffic, ganun ba ginawa nila, no? May tamang visa ang apat na dayuhan, ngunit iginiit ng immigration na spokesperson na si Donna Sandoval na ang gamit din na hindi sila bibigyan ng permiso na magawa ng basta naisin nila dito sa atin, sa loob ng ating bansa. Ano, dapat hindi ho sila ganon. At ipinasa na ng pulisya sa kustodya ng Bureau of Immigration, BI, na nakaditine sa custodial jail sa Camp Bagundiwa. Talagang dapat i-detain ho dyan hanggang sa sila ay mapaalis. Habang inuumpisahan na ang deportation proceedings at blacklisting laban sa kanila. Eh dapat to, dapat nga ho, habang nandiyan dyan sila, eh bigyan sila ng lecture, no? At ipamuka sa kanila kung bakit ginawa nila yung wala silang respeto sa kanilang kapwa, no? At kung sila walang respeto, eh dapat hindi sila nangingibang bayan, doon ba? Mabigat ho yung ginawa nila na yan. Pakialaman ninyo yung flag ng bansa, lapastanganin nyo. Hindi nyo po ba alam na ang bawat bansa na ay meron tayong sarili-sariling bandila na kumakatawan sa ating bayan, at siyempre nirerespeto natin yan. At tapos gaganyanin lang ng isang dayuhan, ng mga dayuhan. Tingnan niyo po, ang babata pa, oh, kung titingnan niyo, medyo bata-bata pa sila. Anong klase hong pag-iisip meron sila, at dapat ho talaga bibigyan sila ng leksyon na hindi nisa dapat sila papasukin dito. Tama po yun, blacklisted na dapat sila. Blacklisted na sila dito sa ating bayan. Alam niyo po, yung ating bandila ay kumakatawan sa ating mga mamamayan, sa ating po bilang isang bansa. Kaya yan ay kinakailangan bibigyan ng kaukulang paggalang, no? Hindi ho yung ganyan. At mismo pa mga dayuhan ang ika nga po ay nambastos sa ating flag, no? Nakakainis ho, eh, hindi ho ba? At dapat hindi ho tayo masisisi kung bawat makita natin na mga ganyang dayuhan. Pakistani ho yung tatlo dyan, eh. Hindi natin alam kung sino dyan yung Pakistani. Kasi magkakamukha naman sila at isang Romanya. Tatlong Pakistani at isang Romanya. Tignan niyo po, oh, ang mga itsura. Mukha naman silang mga walang aral, eh. Di ho ba? At dapat nga bigyan sila ng kaukulang parusa bago umalis yan, eh. Kung hindi lang masama, eh, talagang walang respeto, no? Huwag na kayong mangibang bayan kung ganyan ang mga ugali nyo. Hindi kayo karapat-dapat na mangibang bayan dahil makamapahamak lang kayo, maging sanhi ng inyong kapahamakan. Ayan, napahamak na nga kayo, dapat lang, para hindi nyo na ulitin. Mga walang aral ho siguro itong mga ito, eh. So, yan ho yung mga nakakainis na balita. Pero dapat na natin pinag-uusapan dahil para maging silbing aral po ito sa mga dayuhang pupunta rito sa atin. Na kaya po ko sila nagpupunta rito ay upang makita ang kagandahan ng Pilipinas. Hindi po ba? Kaya nga atin pong ibinabandila at ika nga po pinopromote ang ating bansa, Pilipinas, ang ganda ng Pilipinas. Hindi po ba? Marami tayong mga beaches na dadalawin ng mga foreigners, ng mga turista. At syempre, ina-expect po natin na ang mga turista na yan ay pagpunta nila dito sa atin, ina-appreciate ang kagandahan ng ating bayan. At syempre, ang respeto sa kapwa ay hindi maaalis, lalo na sa kumakatawan sa ating bansa. Itong ating flag,
First time in the history po nangyari ito, no? Wala pa tayong nabalitaan ngayon. Wala tayong nabalitaan pa noon na merong mga dayuhan na lumapastangan sa ating flag, no? Sa ating bandila. Kundi ngayon lamang. Ano bang pumasok sa isip ng mga ito? At ayun, oh, tingnan niyo mga itsura, parang walang remorse sa kanilang mga pagmumuka, eh. Di ba? Kasi kung may remorse ho yan, nahihiya yan. Di yan mga nakaganun pa. Di ba? Ibig sabihin, di ho niyata nila naiintindihan kung ano yung mga pinaggagawa nila. No? Nakakainis ho talaga yung ganyan, eh. Aanhin ho natin na tayo dayuhin ng mga dayuhan kung ganyan naman sila. Di ho natin sila kailangan. So, ngayong pa naman na pinopromote natin ang ating bansa, tsaka marami naman ho talagang mga taga-ibang bansa na gustong makita ang kagandahan ng Pilipinas. At ngayon, sigurado na nabasa nila itong news na to. Alam nyo naman na all over the world ay nakakarating ating mga balita sa iba't ibang bahagi ng mundo, at dapat lang upang malaman, di ba? At maging, ano po, maging lesson sa mga ika nga po, mangingibang bayan, lalo ng mga turista. Well, yung mga turista ho, yung mayayaman na, lalo na, alam nyo, karamihan sa mga turista, may mga pera yan. Eh, hindi ho ganyan, mga arugante. Wala pa tayong nakitang mga turistang pumasok dito sa Pilipinas na ganyan ang ginawa, di ho ba? Nakikita ho natin sila ay mababait at magagalang. Yung pong mga nagpupunta dyan sa mga beaches natin sa Palawan, sa kung saan-saan, eh, nakikita natin, palangiti sila at talagang may respeto sa kapwa. Ganun ho talaga dapat ang nangingibang bayan. Hindi lamang sa pangingibang bayan, dapat ho ang natural na ugali ng tao, makikita natin, ayan, lumabas ho natural nila. Biro nyo, naburyong sila dahil lamang sa traffic. Bakit? Sa kanila bang lugar, walang traffic, no? lahat ho yata, eh, matraffic, eh. Di ba? Nakarating ako sa Thailand, sobra din ng traffic dyan. Miski na sa Washington, D.C., marami, masyado rin ng traffic. Pero wala hong nagburyong na ganyan na pinakaelaman yung flag ng may flag, no? Walang ganun. Hmm? Sa mga bansang masyadong mga, ika nga po, yun nga ho, yun, maraming traffic dahil sa dami ng sasakyan, mga commuters, wala pa ho tayong nabalitaan ng ganyan. Samantalang ang Thailand ho, eh, dinudumog ng mga, ano rin yan, turista. Although maliit na bansa lang, pero talaga namang makita nyo, iba-iba rin ang taong nagpupunta dyan. Pero wala ho tayong narinig na na ganyan. Bakit ho nila nagawa dito sa Pilipinas yan? Baka akala ho nila, basta-basta ho tayo. No? Kaya nakakainit ho ng ulo yan. At syempre, hindi ho natin maaalis sa ating mga kababayan na kapag nakakita ng Pakistani na kukonsumi. No? Meron ho kasing masamang epekto yan, eh. Di ba? Pag nalama, anong nationality nang gumawa ng ganyan sa ating lumapastangan sa ating bandila? Ah, mga Pakistani. Siyempre, hindi nyo po maaalis yan sa ating mga kababayan na pag nakakita ng Pakistani, naiinis. Di ba? Natural lang po yon, at isang, ika nga po, natural na reaksyon. Di ba? Pero siyempre, paglilimiin natin ating hanggang sa una lang yon, at siyempre ang ating pong pag-iisip na matino ang dapat na paiiralin. Hindi naman ho lahat sila ay ganon, di po ba? Nagkataon siguro na itong mga tatlong ito ay baka magkakasama ng magkakaswato sila ng utak, no? No, kaya ganon, no? Siyempre, sabi nga po, birds of the same feather flock together, parang ganon sila yung magkakasama, eh, di ba? Kaya nga sinasabi, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Eh, yun ang mga kasama niya. Siguro magkakasama, magkakaswato nga yung ugali nila dahil nagkasundo silang lapastanganin ang ating bandila na kung saan napakalaking ano ho, napakalaking paglalapastangan sa bansa natin. At dapat humingi sila ng ano sa atin, ang tawad. At kung maaari nga, akong masusunod, gumawa sila ng sulat, eh. Ano? Parang ganun. Dahil napakabigat ho ng ginawa nila, hindi maganda yon. So, ang ating pong bansa na dinadayo ng mga turista, di lamang na mga Americans, Europeans, mga Thailander, mga Japanese, no? Lahat ho sila nagpupunta rito. Kaya napakasaya ho natin dahil pagka maraming turista,
Dini-welcome natin sila at syempre masuyuhunin tayo, mabait sa mga turista lalo na, no? Dahil ayaw nating mapulaan tayo. Pero bago po 'yan, mag-break muna ho tayo at gusto ko munang batiin si Mr. Renz Hernandez Regala. Good morning, watching here, Mommy. O break muna po tayo. Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tilipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! So, we're back at siyempre at yun ho, medyo nakapag-imit tayo ng galit natin dahil siyempre sino ba hindi magagalit pagka ganyan, di ho ba? Dahil lapas tanganin ng ating bandila, nakakainis ho talaga yan, lalo pa mga dayuhan ang gumawa. So, yan ho, ngayong araw ay inuulit ko po, gusto ko, baka hindi ako narinig ng anak ko, baka tulog pa. Yung may birthday, happy birthday, bunso. Ayan, birthday po na aking bunso, si Winfred Elizalde II. Naalala ko nung maliit ho siya, sabi ko, what's your name? In Winfred the 2, gumaganyan pa siya. Pero ngayon, meron na siyang 2 sons, big boy, no? Karaligang napakabilis ho ng panahon, no? Parang kailan lang, eh, kaya nga sinasabi ho natin, lahat ho ng ating araw ay spend natin ng, sa ating kagustuhan with the blessings of Lord. Sabi nga po, hindi ho tayo dapat pala, yun po bang mag-harbor tayo ng sama ng loob, ng galit. Ako, I tried my best so na kalimutan na lahat yun. Siyempre tayo, bilang tao, nagagalit, nakukusumi, sumasama loob. Pero kung tayo po ay patuloyang mananatili sa ganun, hindi daw tayo mag-i-enjoy ng buhay natin. Sapagkat ang bawat araw ay mahalaga. At ang bawat oras ay napakahalaga at dapat ay bigyang pagpapahalaga ang binigay sa atin ng Panginoon na mga oras. Sabi nga po doon sa ating nabasa, bibihira po sa mga tao yung sumasapit sa kahapunan ng kanyang edad. At dahil sa kasama po tayo doon, nagpapasalamat tayo sa bawat araw na bumukas ang ating mga mata at nakatayo pa at walang masamang nangyayari sa kanyang kalusugan. Maraming pong salamat. At syempre, huwag po natin kalilimutan ang ating pagdarasal. Naalala ko po, mayroong isang radio station, radio program dyan sa every morning. Narinig ko yun, yung meron silang panalangin para sa buong mundo. Napakaganda ho noon. Pakinggan niyo sa parang 774 yata po yun. Kasi ako, pag nagising na at 3 o'clock, binubuksan ko na po yung radio. Hindi muna television, sa radio po ako. So, yan po. At bago po tayo mag-iwahulay, gusto ko pong batiin yung ating mga kaibigan, si Mrs. Pasita Pausto Aborge, my friend, na hindi ko po makakalimutan kasi kaibigan, matali ko yan since we were students at the MLQU. Hanggang sa ako po ay nakapag-asawa na maaga, siya naman ay hindi naman. At medyo nagkaedad pa yun bago nag-asawa. Siya po ay naging inaanak niya sa Binyag yung aking panganay. And of course, I want to say hello to Miss Diding Elizalde of San Jose Antique. Anak, pasensya na, talagang busy ako, but I will try my best na ibigay sa iyo yung dapat na ipadala sa iyong ID, no? And I want to say hello to Ma'am Antonieta Dizon Tapang, Dr. Lloyd Daddy Diaz,
Miss Ning Pronda, yung ating guro dyan sa Arellano. Nakita ko yung sulat ng anak mo. Sinagot ko na. Thank you so much, no? At si ang ating mga kaibigan, Miss Eunice Abanto, Miss Emily Biriones Molo. Okay. And of course, my friend Lynn Soreda, she will be going out of the country on August 6 yata yun, no? August 6 or 5, no? Going to, ano siya? Ano ba yun? Australia. Yeah, if, kung hindi po ako nagkakamali. Ano sa'yo, ha? Maligayang paglalakbay at good luck. And Professor Ligaya Santos, and I want to say hello to Susan Pacheco Chavez, ng ang byuda ng ating kaibigang si Melchor Chavez, na kailan lang ay namayapa na. And of course, to her sister, Miss Mampe Pacheco, kumusta po kayo? At mga kaibigan po natin dyan sa yung original Friday group na pinangungunahan na ating respected na kaibigan, Miss Ining Cruz. At of course, I want to say happy birthday to Mr. Arthur Fabra. No, ngayon yata birthday niya o kahapon, no? At of course, sinasabi ko po na ang ating pong mga programa dito ay talaga ho namang pinagbubuti natin. At nga pala po, gusto kong humingi ng paumanhin kahapon. Wala tayong programa kasi yung pong ating IT ay kinakailangan mag-report siya yata sa kanyang school, no? At titiyakin po natin na hindi na muli pang mangyayari yun kasi naghahanap po talaga tayo ng mga karelyebo. Ma'am, si Dr. Lloyd Adidias, DWW yan, 774 opens with prayer every morning with Joel Gorospe. Yes, ma'am. Opo, narinig pa lang talaga ni ma'am. Opo, DWW nga po yun, 774, na meron silang parating panalangin sa 3 o'clock yata in the morning. Napakagandang panalangin. Sana po pakinggan nating lahat. Napakaganda. Kaya nga ho, sinasabi ko na wag ho natin kalilimutan ang panalangin sa buong mundo kasi dito ho tayo, binigay ng Panginoon sa atin ang mundo para sa sangkatauhan, di po ba? Kaya isasama po natin ang panalangin na patnubayan ng Panginoon ang daigdig. Hindi lamang ang daigdig, kundi ang lahat po ng mga namumuno sa buong mundo, ang mga leaders, di po ba? Sapagkat sila po yung nangunguna para maayos ang bawat bansa. Alam niyo naman na bawat bansa ay talagang namumuno na siyang dapat na magpakita ng ika nga po ay pagmamalasakit at pagmamahal sa kanyang nasasakupan. Dapat po pala sinasama yun sa ating panalangin. Kasi when I was young, so many years back, naalala ko, hindi ko naiisip yung mga bagay na yun eh. Bakit? Kasi po, tayong lahat, di ba? Pagkabata pa, iniisip, ano, magparal ng mga anak, magpundan ng ganito, puro pansarili, hindi mo ba? But then, I came to realize na hindi ho pala dapat ganon. Dapat isasama natin ang ating, nga po, itong ating bayan, ang buong daigdig, ang mga leaders natin sa panalangin sapagkat nasa kamay din nila ang ating mabuting kabuhayan later on. Kaya, sabi ho nga ng mga kaibigan natin at lahat ng mga taong nakakausap ko, mas matindi raw po ang panalangin ng ibang ng kapwa kaysa sa sarili mo. Sa bagay, para sa akin pareho din ho yun, pero mas maraming nagdarasal para sa isang tao o ano, ay parang kubaga united tayong nagdarasal para sa ikabubuti ng ating bayan at sa para sa ating mga leaders. Hindi po ba napakaganda nun at napakalakas na panalangin? At tiyak natin papakinggan tayo ng Panginoon. So, yan po, minamahal nating mga taga-subaybay. Sana po ay laging yung subaybayan ng ating mga programa. At darating ho yung mga panahon na talagang pag-uhos at talaga ho ating pong mga pinag-uusapan at ginagawa ng paraan para maayos po natin ng, na maibigay sa ating mga manunood na ating mga na pumapatnubay sa ating mga programa na manatili silang sumuporta sa atin sapagkat we are doing our best para po sa ating lahat. So hanggang sa muli, don't forget po na
lagi ko po kayong inaanyayahan. Please follow us and subscribe sa ating pong YouTube channel at sa ating pong Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. At lagi pong sinasabi namin, we love you all. Bye-bye.